Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa 23 tayo na linggo ng pangkaraniwang panahon sa taon A ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang mga intensyon sa mga na-cross-posting ng mga chapels at mga groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon sa misa natin ngayon para sa kapayapaan sa mga mundo at intensyon para sa birthday ni Angelina Juson. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, itinuturo ni Jesus ang pagtulong na may ganap na pag-ibig sa ating kapwa, lalo na yaong naliligaw ng landas. Tinuturo ni Jesus kung paano sila maaring akayin sa pagbabago at pagbabalik loob. Sa Eukaristiya, manalangin tayo na palambutinawa ng Panginoon ang matitigas nating mga puso at punuin tayo ng pag-ibig at pagpapatawad. Hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu upang udyokang magbago ang lahat ng mga nabubuhay sa pagkakasala. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Buhay sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraman. Sinasamba ka dahil sarila mo palamatian. Panginoon naming Diyos sa nilang tangin. Ama, Espiritu, sa walang hati ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupok, ay tunghayan mo ngayon sa iyong pag-alang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay, at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangungulunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At alinmang utos ng tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
sundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng salinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintel o isang publikano. Sinabi ko sa inyo, anumang ipinagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa 23 tayo na linggo sa pangkaraniwang panahon sa taon A ng ating linggo ng pagdiriwang. At ngayon po atin pong napakinggan ang una sa lahat, ang tungkol sa kalagayan ng tao. Pangalawa, ang kautusan ng pag-ibig. Pangatlo, ang pagtuwid sa buhay. Noong tayo ay naging Kristiyano at noong ang mga apostol ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus, tinuturo sa atin na mamuhay sa pag-ibig, na tayo'y dapat maging matuwid, na dapat tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang totoo, ito ang kalagayan ng tao. At tayong mga tao ay mahina, marupok, at dahil dito magkasala. Wala namang taong perfect dito sa mundo. At dahil walang taong perfect sa mundo, lagi tayong magkakamali. At sa pagkakamali kuminsan ang pagkakamali natin, tayo ay nagiging makasarili. At dahil doon, tayo'y sobrang yabang, ayaw nating magbalik loob. Pero kinakailangan na tayo magbalik loob at kinakailangan din na magkakasundo tayo sa ating kapwa. Sa pagkakasundo ng ating kapwa, dapat po nating tingnan na ang tunay na batayan ay ang pag-ibig. Kaya sinasabi sa pangalawang pagbasa natin sa ating ibang sa ating linggo ngayon, sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Tagaruma, Kapilo 13, versiyo 8 hanggang 10, na ang lahat ng 10 utos, ang unang utos hanggang pangatlo, ay tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Ang pang-apat hanggang 10 na utos ay tungkol sa pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. At dapat itong isabuhay. Ngunit dahil sa kinaan ng tao, ay nariyan pa rin
na puminsan kinukonsinti pa ng iba ang pagkakamali ng kanyang kapwa. Kaya po sinasabi sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 33, versikulo 7 hanggang 9, na ang propeta ay tinatawag ng Panginoon na siya yung bantay. At lagi siyang magbigay babala, sapagkat kung hindi niya bibigyan ng babala ang kapwa na nagkasala, pananagutan ng kapwang ito, pananagutan ng propeta, pananagutan ng kung sinong tao na kakaalam na nagkamali itong tao na hindi nabigyan niyang babala, na siya rin ay madamay dahil hindi niya naituwid. Ang madalit sabi, kailangan na ituwid ang buhay ng tao. Sa pagtutuwid ng buhay ng tao, sapagkat sinasabi ko na kanina, wala namang taong perpekto. Sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, versikulo 15 hanggang 20. Sinasabi sa versikulo 15, Kapitulo 18, Ebanghelyo ni San Mateo, at ito po ay nakasulat sa salitang Koinokon Grego, sapagkat ang orihinal na Ebanghelyo, ang orihinal na New Testament ay nakasulat sa Koinokon Grego. Mayroon po ditong salita na dapat nating pagnilayan. Elenchon. Elenchon, ibig sabihin na pagtuwid. Ituwid natin ang lahat ng tao dahil magkasala naman tayo. Pero paanong paraan? Ang unang paraan ay kausapin siya ng salinan. Ibig sabihin, dalawa lang kayo. At kung hindi siya makinig, kukuha ka pa ng iba upang maging saksi, upang maituwid siya. At kung hindi mangyari, dalhin siya sa simbahan, sa pagtitipon ng mga nananalig ng palataya sa Diyos upang ipaalala sa kanya, Kristiyano ka, dapat kang magtuwid. At kung hindi pa rin magtuwid, ituring siya na parang hintel. Sapagkat kung ano ang tao na hindi nagbabago at nagbalik loob, ganun din doon sa langit ay hindi rin siya nagkaroon ng pag-asa na siya ay mapunta sa langit, sa kalangitan, dahil ang pinagbawal dito sa lupa ay pinagbawal sa langit. Ang pinalaya dito sa lupa ay pinalaya din sa kalangitan. Kaya dapat nating tingnan na ang anumang bagay dito sa mundo ay kailangang gawin natin sa isang tunay na dialogo. Ang isang pagtitipon ng mga nananalig na tinatawag nating iklesia. Iklesia, pagtitipon. Ito yung simbahan. At kung saan tayo ay nagtitipon upang hingi sa Diyos at manalangin tayo, ito'y ibigay ng Panginoon. At kung ang ating hinihingi ay ang pagkakasundo upang magkaroon ng magandang pagkaayos ang ating pagtitipon, ito ay dinggin ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoon, versikulo 20, Kapitulo 18, Ebanghelyo ni San Mateo, na kung saan may dalawa o tatlo nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin siya lagi. Sa ating mga pagkatao, sa ating kahinaan, alam niya. Hindi siya kaagad nagsabi, sige, nasa langit ka kaagad. Siya'y nakiisa sa atin sa panahon ng ating karupukan. Siya'y nasa atin sa panahon na tayo'y dahil sa ating karupukan at sa ating kahinaan, tayo ay namulat at tayo'y nagbalik loob. At kung nakita nating nagkasala ang ating kapwa na kailang ituwid, itinuwid natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. At kung ito'y ating ginagawa, kasama natin ang Panginoon. Sapagkat siya'y nagpapahayag na ang pag-ibig ay hindi po madali. Sa pag-ibig, nangailangan itong dumama ng sakit. Napakasakit sapagkat ang tao ay mahina. Pero kailangan kang umibig at sabihin mo, mahal kita, iniibig kita, kaya sagot kita, responsibilidad kita, kaya kailangan tayong magbalik loob, kailangan tayong magbago, kailangan ituwid natin ang ating daan, kailangan nating isabuhay ang dapat isabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ito ang ating pagkaroon ng pagkamulat na tao lang tayo.
Hindi tayo perfect. Hindi tayo mga anghel. Hindi tayo banal. Kailangan tayong magpapabanal at sa ating paglalakbay, sa paglalakbay ng kabanalan, kasama natin ang Panginoon. Kanya na pong pinasan ang lahat ng ating pagkakamali. Kanya na pong pinasan ang ating kasalanan. Kanya na pong pinasan ang lahat ng mga kapalpakan natin. Hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Kaya kailangan tayong magkaroon ng tunay na pagtuwid ng ating buhay. Kinakailangan nating makisama sa ating kapwa na nagkakamali. Kailangan tayong maluwag at umunawa sa kanila. Handa po tayong magpapatawad. Handa tayong magpahayag ng habag. Handa tayong magmamahal ng tunay. Sapagkat sa pagmamahal na dumaan ng matindi na pinagdaanan at sakit ay pagmamahal na tunay, sapagkat ang pagmamahal ay dapat dadaan sa pagkaroon ng pagdama ng sakit, ng sakripisyo, ng lahat ng pinagdaanan. Sapagkat mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa, sagot natin ang isa't isa. At tayo'y kailangang magmahal ng tunay. That mayroon mang kahirapang darating, magmahal pa rin tayo sa pangalan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalatay kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa cross na matay inilibing, nanausuran ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukoms ng buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Habagin na ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Manalangin po tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan na sa ganon, masalamin sa kanila ang magpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayan ng Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawayakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin.
patatagin mo ang aming mga kalooban at hilumin ang mga sugat ng aming puso. Hiling namin ito na mabuhay at nakahari kasama ni Kristo Kristong anak mo. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapalan, kapayapan, ipagkalob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming may alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na pagkain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amin yung kapangyarihan, tunay ang marapat niya kay aming pasalamatan. Ang iyong mga sukling na nagtaksel ay nagbabalik ngayon sa iyong paglilibungan ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kukupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambenan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang ubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sumitan ng Espiritu ang banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayo naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laghanap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan may dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang kukupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nagaling na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilaislat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bagong malisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Yun pong wala pang Lectio Divina. Available pa po ito doon po sa Information Guard. 130 pesos po bawat kopya. Ito po ay kailangan para sa pagnilay-nilay para sa ating pong Isus Nazareno.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalakas at iyong binubuhay. Paginapatin mo kami makipakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po ngayon sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa loob, sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform, kayo mga na kuskusting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Nagpasalamat po kami sa lahat po ng nagbigay ng tulong at walang sawang nagbigay ng donasyon para makatulong tayo sa mga kapwa nating mga nangangailangan at mahirap. Salamat po sa inyong tulong pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Tayo po ay kailangang magmahal. Gaano man ito kahirap, napakasakit man kung minsan. Ngunit sabihin po natin sa ating kapwa, mahal kita, pananagutan kita, magkasinglakbay tayo at kamanglalakbay tayo tungo sa ating Panginoon. Kaya tayo pong narito ngayon, plakpakan po natin ang ating Pong Jesus Nazareno na puno po ng habag at awa para sa atin. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga kabaybagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, higbos niya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mga itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pungitan ng benisyon nito na may maalala ng pangako ng sabinyag, na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggaan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Magiging taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Purihin po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Jesus.